Good morning po. Vlog natin today ay morning routine ko, guys. So, every morning ko talaga ay diretso ako nagkakape. Shout out sa mga team kape natin dyan. Kaway-kaway naman. So, madalas ako nagko-comment dun sa FB ko. Madalas ako nagpo-post ng iba't ibang klase ng kape kasi gusto ko talaga mag-try ng iba't ibang klase ng kape. And for today, guys, ang itatry natin ay itong dagdag pagkakitaan ko sa tindahan. Ito yung bago naming product dito. Ang ingay ni baby ko man. Sino sumama sa'yo? Kasi sila kayo, mamimili ng ulam. So, ito yung, ano guys, ito yung bagong aninda ko dito sa Sari Sari Store. Ay, sayang, hindi nyo nakita. Ano siya? Brown coffee siya. Sino mahilig dyan sa brown coffee na yan? Ayan, brown 3-in-1 coffee mix. Ayan siya. Best cup yung name niya. Best cup. Strong coffee with real brown sugar. Ayan. Halal certified siya. Ano ba itong HACCP system certified and GMP system certified. Ayan. Mabibilin niyo siya sa Sari Sari Store ng 8 pesos din. Magkano nga ba sa inyo yung ano? Yung isang haba. Yung mga coffee na single. Dito kasi sa amin 68 pesos. Coffee lahat. So, 68 pesos, divide mo sa 10 kasi 10 pieces yung mga isang haba, di ba? Hindi naman yung isang dosen eh. 10 lang laman nun. So, lalabas ay 6.80 ang puhunan. So, i-round off lang natin siya ng 7. 8 pesos na yung bentahan pagka ganun. And ito siya, mabibili nyo lang ng 66 pesos. So, ibig sabihin, 6.60, mas mura siya ng 2 pesos at mas mura siya ng 20 cents kung sa puhunan. Pero 8 pesos pa rin yung bentahan niya. Magdala ka ng anong pambayad sa kaluwagan ikaw na magbayad? 2,000. Kiran? Yeah. Anniversary ng asosasyon namin kahapon kaya medyo sinipon ako kasi malamig yung Red Horse. Malamig yung Red Horse. Yung chaser pa na ano, malamig din. Sap ng coffee. And ito, magkukukis tayo. Ito na lang yung tira, Team Stano Vlogs. Ito na lang yung tira dun sa cookies na pinadala ni Team Stano Vlogs. Ito yung dahilan bakit nakipag-away pa ako sa JRS. Kasi nakalagay, do not delay, pero dinidelay nila. Vlog ako nun, panoorin nyo dun sa isa kong YouTube channel. So, ibong nang mayaka. No. Sama? Ayaw niya. Okay guys, ang gawain ko sa Monday, sa mga nakakaalam dyan, sumali po ako sa Paluwagan last year. 2,000 every week, so every Monday ang bayaran niya. And maaga kasi yung pasahod, hanggang alas 10 lang. So ngayon ay magna 9 na. Kaya pumunta na sila kayo dun para magbayad kasi hindi pa ako makakalis. So ayun, ang sweldo namin ay aabot ng 86,000. Ayun, sa Paluwagan. So, abangan nyo yun ah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nakaswaldo na ako kasi wala pa siyang naka-budget. So, baka pang tabi, yun, pang, or pang bakasyon. Puhon. So, ayun yun, every Monday. Maglilista na ako. Minsan hindi ako naglilista talaga, guys. May vlog na ako dyan na aalis lang ako at mamimili hindi maglilista. Pero, pag sobrang dami na or yung ano, maglilista talaga ako. Lalo na pag iiwanan ko yung pinamili ko. Yung bang binabudget ko yung time, may iba pa akong pupuntahan. Siyempre, kahapon Sunday. So, alam natin na mabenta ang Sunday. Ubus-ubus yung stock natin, no? Pero sana all ubus-ubus, no? Siyempre, madaming benta. Pero, naubusan tayo ng stocks. Mga nawalan. So, lahat ng benta kahapon, ilalabas ko rin yung lahat. Ipamimili ko yan. So, magtitira lang ako ng kung dapat itabi, yung mga dapat na bayaran. Ayun. Well, usually, nagbibilang na ako ng barya niya ng Sunday ng gabi. Hindi ka, pag sobrang pagod di ko magawa sa umaga na, nagbibilang ako ng barya. Kasi marami na namang barya, so yun yung pambabayad natin sa ahente natin. Yun. Baka magtaka pala yung iba na sabi ko magna-9 na tapos nagigising ko lang ay usually po 8 a.m. po talaga ako nagigising kasi hindi naman ako yung opening. Sila kayo po talaga yung opening. Kasi hindi kami pwede na parang kung gising siya, gising din ako. Kasi minsan inaabot kami ng madaling araw, gising pa kasi may mga bumibili pa. So kailangan, mauna siya magising tapos tulog pa ako para syempre naka-charge pa.
Pero sa tanghali, natutulog siya, ako naman yung gising. O di kaya minsan, pag sobrang busy talaga guys, alam mo yun ang daming gagawin, hindi siya nakakatulog ng tanghali, nakakatulog siya mga 9 na, 8, or basta ng gabi na. Pero syempre, nagigising siya ulit sa mga 11. Kasi usually, hanggang alas 2 or alas 3 sa kami gising. Pero bihira mangyari yun, or depende sa sitwasyon. Hindi kami 24 hours. Maabot lang kami ng talagang madaling araw kapag madami pang tao sa labas. Alam namin na marami pang bumibili at sa amin bumibili. Sayang hindi namin yung tinutulugan. Yun yung discarte eh, kung sakaling matumal sa umaga. Lalo ngayon kasi may nagtayo na naman ng bagong kakompetensya. Nakakaloka. Na-inspire siguro sila sa akin. No? Ngayon, kailangan talagang kumaya. Nagdagdag tayo ng ibang pagkakitaan. Una na dyan yung Riva Noodles, guys. Nga pala, ang Riva Noodles ay mabibili nyo lang ng 11 pesos kung retail-retail lang. Tapos pwede nyo ibenta ng 13 pesos. Parang nisin siya. Ayun. Pero actually, ang nisin, binibenta ko ng 14. 14 kasi bentahan dito. Pero sa Riva Noodles, katuloy nito, chicken flavor, 65 grams na. 11 pesos na. Kung taga QC lang kayo, guys, pwede kayo bumili sa akin. Maglalagay ako ng schedule. Mag-meet up lang tayo sa Quezon City Memorial Circle. Taray, may pa-meet up, diba? Pero kung madamihan kayo bumili, ay walang problema doon. Bibigyan ko pa kayo ng discount pa. Baka 10 something nyo lang siya mabibili. Pwede nyo ibenta ng 13 and 14 pesos. Tapos, ito namang Best Cup Brown Sugar. Sinong mahilig dyan sa mga dark coffee or yung mga brown, mga ganitong coffee? 3-in-1 siya guys ha, and 25 grams na siya. Imported din siya from Malaysia. Ang Riva Noodles kasi ay imported from Vietnam. So imported na mura, kayang-kaya ng bulsa. Ito naman ay imported din, na dinala sa Pilipinas from Malaysia. Shout out nga pala sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia. Meron bang best cup dyan? So doon yun galing, na dinala sa Pilipinas. Yan, dagdag natin pambenta dito sa Sari-Sari Store. Alam nyo guys, si Sir Ryan Lim, yung gumawa nitong best cup coffee na to, yung brown. Ano daw to, magigising ka talaga nito. Diba alam natin yung coffee na pag uminom ka ng kape, hindi ka daw makakatulog. Kaya ko sinabing daw, kasi ako kasi yung feeling ko, yung dugo ko, yung nananalay tayo sa ugat ko ay puro kape na. Kaya nga meron akong team kape. Dati nung madalas pa ako mag-live dito, ay ano, siyempre pag naka 3 hours ako ng live, minsan inabot pa ako ng 5 hours, depende yun ha. Mapapansin ng viewers ko na pag naubos yung isa kong mug ng kape, magpapatimpla ulit ako ng isa pang kape. Minsan kasi twin pack yung kape ko, pero iba-iba. Tapos nakikita nila na nakakadalawang baso na ako, nakakatatlong baso na ako ng kape, isang upuan lang. Kasi coffee lover talaga ako, meron talagang ganun. Tapos may nag-comment yun na, baka daw hindi na ako makatulog kasi madaling araw na. Madalas naman nagla-live ako ng madaling araw. Sabi ko hindi, para kasi sa akin, kapag nag-ingay na si bibi ko, dumating na sila. Para kasi sa akin, pag uminom ako ng kape, pamparelax ko siya. Feeling ko, gatas ko siya. Diba pag uminom ng gatas, yung iba masarap yung tulog. Ako, pag uminom ako ng kape, masarap yung tulog ko. Kasi sabi ko kay Sir Ryan, yung may-ari nitong kapeng to. Tignan ko kung tatalab siya sa akin, kung magigising ba ako. Kasi pampagising talaga tong coffee, pero hindi ko alam. Kasi siguro sa immune na, taas kamay mag-comment nga kayo dyan kung yung pag-uminom kayo ng kape ay nakaka-relax, nare-relax kayo. Tapos yung masarap yung tulog nyo. May ganun kasi guys eh, diba? Isa ako sa ganun. Mahilig ako sa kape. Dati sa isang araw, 5 kape ko. Pero ngayon, medyo bumaba tayo. 3 na lang. Siyempre kasi hindi daw maganda yung sobra. Sobra naman, maka 5 baso ka ng kape sa isang araw. Tapos hindi ka tinatalaban nang gusto mo magising ka, pero hindi kasi maliktad ako. Pero yun, kahit anong kape pa yan, gusto kasi may ininom-inom ako. Habang nagyayaw-yaw, habang naglilista, habang nagtitinda. Tapos sabi nila na kailangan sa isang araw maka 8 glasses of water ka. Kahit naman hindi water daw, basta maka 8 baso ka ng liquid intake sa ano mo. Sa katawan mo. Eh paano pa ako, 5 tasa na ng kape sa isang araw. Di pa kasali yung tubig. Ano? Pwede mo kita. Kape ka din. Ano nga ito po siya? Di ba nagkakape ka para mabuhay yung dugo mo? Oo. Ito nga. Ito yung kape ko. Then, sabi ni Sir Ryan, mabubuhay yung dugo mo dito. Ito? Kasi pampaano siya. Talaga? Hindi yung pampagising talaga siya. Yun yung sabi. Sige, yun lang. Excuse me, Kobe. Kobe. Shout out kay Kobe. Si Hai.
Nagbablog ako lagi dito si Kobe eh. Tapos yung bulpin. Sorry Kobe. Yan ya. After nito guys, ay alis na ako para mamili. Tapos pag-uwi, saka na lang yung ligpit-limpit. Tapos saka na lang din yung edit-edit. Hello, Kobe! Gustong-gusto niya lumapit pag gano. Pag-vlog ako. So, kayo mga katindera at katindero, anong ginagawa niyo pag Monday? Ano bang morning routine niyo? Ayan. Nagbabasa ako ng comment guys. Gusto kong mabasa yung comment niyo. Gusto kong mabasa yung mga reaction niyo. And kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo. Mas nababasa ko po kasi yung comment kaysa yung i-message niyo ko personally. Kasi hindi ko na-open lahat, halos lahat ng request message. And yung iba kasi napupunta sa spam. So yun, and kung gusto nyo umorder ng Best Cup Coffee, pag nasa Quezon City lang kayo ay pwede ko kayong i-meet up sa Quezon City Circle. Pero mag-schedule tayo kasabay ng Riva Noodles kasi ito yung dinagdag ko sa sari-sari store ko. Kailangan talaga nating maging madiskarte, magdagdag ng panibagong pagkakitaan. Ayan, and support natin yung mga bagong nag-business guys, yung mga, ayan, mga ganito na imported pero presyong pangmasa. Kayang-kaya ng bulsa. So, ayun. 66 pesos lang po ang isang haba nito. And mag-comment kayo dyan or i-message nyo ako sa FB ko. So, yun nga kapag hindi ko napansin agad yung message nyo, mag-comment kayo sa yung sa wall ko para makita ko. So, ayun. Thank you guys for watching. Kapag bago pa lang kayo dito, huwag kalimutang mag-like, share, mag-comment, and subscribe. So, good morning and more benta po.